naging isang bantog na admiral o captain ang lalaking nagangalang Yi Sun-shin. Ngunit dahil sa kasinungalingan ng kalaban, kaya't pinatalsik siya at doon namuntikang mapasakamay ng kalaban ang kanilang iniingatang lugar. Kaya ating alamin ang naging buhay niya sa lugar ng Land of Dawn. Pero bago ang lahat mga kamarbs, kung bago ka pa lang sa channel ko, huwag kalimutang mag-subscribe at i-hit ang notification bell para updated ka sa bagong upload natin. My reputation is built on my bravery and loyalty. Sa syudad ng City of the Dragon na matatagpuan sa hilagang bahagi ng Kadia Riverlands, na kung saan ang mga sasakyang pangdagat dito ay konektado sa karagatan ng Frozen Sea at ng Sea of Hope. Ito lamang ang bukod-tanging daraanan na binibigyang pahintulot ang lahat ng mga sasakyang pangdagat na naglalayag galing sa karagatan ng Northern Vale patungong Kadia Riverlands hanggang sa Karatig Isla sa bandang timog. Ang pangunahing layunin ng lugar ay magkaroon ng mapayapa at maunlad na syudad. Kaya gumagawa sila ng mga hakbang upang lumago ang kanilang foreign trade business at magkaroon ng masagana at kilalang seaport city sa buong lugar ng Land of Dawn. Sa likod ng pag-unlad sa lugar, simula pa man ay di rin ito nagkaroon ng mapayapang sitwasyon. Di mapigilan ng lugar ang lumulobong grupo ng mga pirata na nagmula sa Frozen Sea at ng Sea of Hope. Gumagawa sila ng pag-atake sa lugar, sinasalakay nila ang bawat daungan, ninanakawan nila ang mga barkong may laman ng mga kalakal. Paulit-ulit nila itong ginagawa at humantong ito sa ilang taon. Walang nagawa ang namumuno sa lugar, kaya't bigo silang masakote at mapigilan ang mga piratang nag-ahasik ng pagnanakaw. Dahil dito, natuto na ang lahat ng mga taong naninirahan sa syudad, kaya nagkasundo silang bumuo ng pangkat ng Mighty Navy at pinangalanan nila itong Painlong Fleet. Ang grupong ito ay binuo upang protektahan ang mga ruta ng kalakal at puksain ang mga piratang sumisira sa kanilang kaunlaran. Pinamumunuan ng isang maalamat na bayani ang grupo ng Naval Fleet na kilala sa pangalang Yi Sun-shin. Siya ay ipinanganak sa lugar ng City of the Dragon at lumaki siyang nasaksihan ang lahat ng mapapait na karanasang dulot ng mga pirata. Nakakita rin siya ng isang mangingisdang pinatay ng mga pirata sa harapan niya mismo sa mga panahong kamumusmusan pa lang niya. Lahat ng pagdurusa at kapaitang dumaan sa buhay ni Yi Sun-shin ang nagbigay sa kanya ng motibasyon para mangarap na balang araw ay magiging isa siyang admiral para protektahan ang kanilang lugar. I go wherever the wind takes me. Simula nung mga panahong iyon, ibinuhos ni Yi Sun-shin ang kanyang buhay kabataan sa pag-iinsayo. Pinaghahanda niya ang kanyang sarili para sa hinaharap. Unti-unti niyang natutunan ang mga diskarte patungkol sa paglalayag. Maliban pa doon ay natuto rin siya kung paano gumamit ng pana at estratehiya sa pakikipaglaban. Nagawa rin niyang maglakbay at makipagsapalaran para lang mapuntahan ang napakasagradong lugar ng Dragon's Altar. Dito ay natutunan niya ang lahat ng mga kaalamang kinakailangan niya galing sa mga elders na naninirahan dito. Pagkatungtong ni Yi Sun-shin sa edad na 18, doon na siya opisyal na sumali sa grupo ng Naval Fleet. Kahit na sa mga panahong yun, ang kanyang posisyon ay isa lamang hamak na driver sa mga barkong pangdigma nila. Pero kahit ganoon ay pinagpatuloy pa rin niya ang kanyang adhikain na maging isang admiral balang araw. Dahil sa kanyang pagiging sinsiro sa kanyang pangarap, sa edad niyang yun ay sumasama na siya sa iba't ibang digmaan at naglalayag sila sa gitna ng Frozen Sea at ng Sea of Hope para kumprontahin ang mga piratang nag-ahasik sa kanilang lugar. Sa bawat digmaan, napapansin ng mga kasamahan ni Yi Sun-shin ang kanyang naaangking abilidad at nakitaan nila ito ng malaking kaalaman pagdating sa pagiging leader. At doon nga, dahil sa kanyang naaangking galing, itinanggal siya bilang isang opisyal na leader sa kanyang grupo. Napapahanga ang kanyang mga kasamahan dahil na rin sa mga estratehiyang pinapatupad niya at nagre-resulta lang naman ito ng pagiging matagumpay nila. Dinala niya ang kanyang kasamahan sa iba't ibang tagumpay laban sa mga pirata. Pero di lang dito nagtatapos. Dumaan pa ang ilang taon
napanatili ni Yi Sanshin ang kanyang pagiging magaling na liderato, kaya napagkasundo ang gawin siya bilang isang captain ng buong Pendong Fleet at di siya nagkamaling abutin ang kanyang mga pangarap na nagkakatotoo. Marami na siyang nagawang mabuti sa kanilang lugar at sa katunayan sa ilalim ng kanyang pamumuno ay nagawa niyang puksain ang mga pirata. At ito ang naging dahilan kung bakit karamihan sa mga ito ay natatakot ng maglayag sa syudad ng City of the Dragon. Sinisigaw ng mga pirata ang salitang pakikipagsundo at ayaw na nilang magasikpan ng kaguluhan sa lugar. Habang patuloy pa rin sa paglulunsad ng pag-atake si Yi Sinshin, lahat ng mga pirata ay nakaramdam ng pagkadesperado. Alam na nilang di nila kayang talunin pa ang taong ito. Naisipan rin nilang di na nila kaya pang gambalain ang lugar habang nabubuhay pa ito. Kaya nag-iisip ang mga pirata ng paraan kung paano nila ito patutumbahin. Gayunpaman, medyo nagkakaroon ng katahimikan ang mga ginagawang hakbang ng mga pirata. Di pala namalayan ni Yu Sinshin na ang mga piratang ito ay nagpapakunwaring mga ibang tao. Nagbihis sila ng kasuotang walang kaugnayan sa pagiging pirata at kumalat sila sa buong syudad. Unang hakbang nila ay nagpakalat agad sila ng mga kasinungalingan laban sa kapitan ng Pinlong Fleet na si Yi Sinshin. Pinakalat nila ang kasinungalingan sa buong lugar na ang kapitang ito ay hindi naging kontento sa kanyang posisyon na pamunuan ng grupo ng Naval Fleet. At balak pa daw nitong pamunuan ng buong lugar ng City of the Dragon, pati na rin ang Sea of Hope. At ito daw ang kanyang plano matapos niyang makamit ang kanyang posisyon bilang kapitan. Dahil sa mga pinakalat na kasinungalingan ng mga pirata, dumating sa punto na ang kasinungalingang ito ay naging totoo na sa pandinig ng mga tao. Umabot pa ito sa mga hukom na namumuno sa lugar. At walang kaano-ano'y agad nilang pinagpasyang patalsikin si Yu Sinshin sa kanyang pwesto bilang admiral o captain ng Naval Fleet, na kahit di man lang ito dumaan sa proseso ng pagkumpirma kung totoo ba ang kumakalat na balita. Sa mga oras na yon, ay isa na lamang siyang hamak na ordinaryong mamamayan sa kanilang lugar. Masakit man sa kanyang kalooban na patalsikin siya, pero wala siyang magagawa kundi ang tanggapin na lang ito. Masayang nagdiwang ang mga pirata dahil na rin sa wala na sa posisyon ang taong kinaiinisan nila. Matagumpay nilang maisakatuparan ang unang plano at isinunod na nila ang kanilang pangalawang plano. Sa plano ring ito ay nagpakalat naman sila ng hakahaka o kasinungalingan na ang mga pirata na galing sa Frozen Sea at ng Sea of Hope ay nagkaisa upang salakayin at paslangin silang lahat. Dahil dito, nagkaroon ng malaking takot at pagkaalarma sa panig ng mga taong naninirahan sa syudad. Baka dumating na naman ang panahong mangyari muli ang masalimuot na pangyayaring naganap noon. Pero binalaan sila ni Yi Sinshin na huwag maniwala sa sabi-sabing ito na aatakihin sila ng mga pirata. Ngunit di nakinig ang mga hukom sa kanya, dala na rin sa wala na siya sa posisyon. At mas pinaniwalaan pa nila ang kasinungalingang sinasabi ng mga piratang nagkukunwaring mamamayan sa lugar. Dahil dito, pinadala ng hukom ang karamihan sa mga veteranong Pinlong Fleet para gampanan ang misyong ito. Medyo kakaunting sasakyang pangdagat na lang ang nananatiling nakabantay sa syudad dahil na rin sa karamihan nito ay sumama sa misyon. Pero sa kabila nito ay wala silang kaalam-alam na ang pirata sa Frozen Sea at ng Sea of Hope ay nagsanib kwersa upang gumawa ng bitang para sa paparating na sasakyang pangdagat ng mga Pendong. Dito ay nakahanda na sila at matiyagang nag-aantay upang mahulog sa bitag ang mga veteranong kasamahan ni Yi Sinshin. Pagkakita ng mga pirata na papalapit na ang grupo ng kanilang target, mabilis nila itong inaksyonan at sinimula na nga nila ang kanilang pagmasakir dito. Nagkaroon ng malaking pagkagulat ang grupo ng mga Pendong dahil di nila akalaing nabitag pala silang lahat. Wala silang magawa sa mga oras na yon, dala na rin sa malakas na puwersa ng mga pirata. Lahat ng mga veteranong tauhan ni Yi Sinshin ay isa-isa silang namatay at nahulog sa ilalim ng karagatan. Pati ang kanilang mga barkong pangdigma ay isa-isa rin pinalubog ng mga kalaban. Matagumpay na natupad ng mga pirata ang pangalawang plano, kaya pagkatapos ng madugong digmaan nila ay agad silang pumunta sa syudad ng City of the Dragon para salakayin muli. Alam nilang wala na sa kapangyarihan si Yi Sinshin
at alam rin nilang mahina na ang depensang meron dito sa kadahilan ng minasakal nila ang karamihan sa mga veteranong Penlong gawa ng kanilang bitag na ginawa. Kaya matapang na silang sumugod dito, gusto nilang sirain at kunin lahat ng mga bagay na mayroon dito. Lahat ng mga tao sa syudad ay agad inabandona nila ang kanilang mga pamamahay para lang makalayo at makatakas sa kaguluhan. Yung iba naman ay nagmamakaawa sa mga hukom na ibigay na lang sa mga pirata ang kanilang mga ari-arian kapalit ng kanilang mga buhay. Medyo nagkaroon ng pagkadesperado sa sarili si Ye Shin. Alam niyang wala na siya sa kanyang posisyon at wala na rin siyang kakayahang mamuno sa mga Penlong. Kaya ang ginawa niya ay nilabanan niya ito at tumayo sa harapan ng mga tao. Nagsalita siya ng mga salitang nagbibigay motibasyon sa mga tao. Sinabihan niya itong kaya nilang labanan ang mga pirata kahit kakaunti na lang sila. Binigyan niya ito ng mga sandatang magagamit nila sa digmaan at isinakay sila sa kanilang mga barkong pandigma. Pati ang mga bangkang ginagamit sa pangingisda ay ginamit rin nila sa digmaan. Nakabuo man ng bagong pangkat si Ye Shin, ngunit di ito naging hadlang sa kanya para lang masalba ang syudad. Dumating ang oras na nakita na ng lahat na papalapit na ang napakaraming barko ng mga pirata. Nagdala ito ng malaking takot sa kanila, pero di ito nagpatinag kay Ye Shin. Alam niya na kaya niyang talunin kahit kakaunti lamang sila. Pinaandar na nila ang kanilang mga barko para salubungin ang mga pirata. Handa na silang makipagdigma dito at di na iniisip ni Ye Shin ang kanyang sarili. Wala siyang pakialam kung ito na ang katapusan ng kanyang buhay. Ang importante para sa kanya ay may salba ang lugar na matagalan niyang iniingatan. Inatasan niya ang mga barkong nakasunod sa kanya na kailangan sundin nito ang kanyang mga gagawing akbang. Walang tigil sa pagbomba ang mga pirata gamit ang kanilang mga malalakas na kanyon. Pero di sila nagpatinag dito. Patuloy pa rin sila sa pagsulong hanggang sa magkadikita na ang kanilang mga barko. Nasaksihan ng lahat ang milagrong ginawa ni Ye Shin sa mga oras na yon. Natila bagay lahat ng kanyang pagpana ay walang bala ang nasasayang. Kaya sobrang nabigyan sila ng lakas ng loob sa nakita nila. Wala na silang takot na nararamdaman kaya't ibinuhos na nila ang kanilang mga lakas para manaig sa laban. 150 ang barkong nasa panig ng mga pirata. Ngunit tinalo lang ito ng 12 barko sa panig ni Ye Shin. Di pa kasama dito ang mga bangkang ginamit nila sa laban. Malaking milagro ito sa panig nila, pero malaking pagkagulat ito sa panig ng mga pirata. Di nila akalaing makakaharap pa rin pala nila ang dating kapitan na si Ye Shin. Nakita nila ang kanilang pagkadihado sa laban, kaya't ang iba ay umatras na lang dito. Nanaig ang kampo ni Ye Shin na nagdala ng kagalakan at magandang balita sa syudad. Nagtagumpay man ang mga pirata sa kanilang ginagawang kalokohan, pero sa huli ay di rin sila nagtagumpay. At yun ang simula ng panahong di na sila komportable na umatake sa lugar. Nagdala ng mataas na katahimikan ang sitwasyon sa lugar ng City of the Dragon. Malaking sampal sa mukha ng mga hukom ang ginawa nila sa pagkatao ni Ye Shin. Pero kinalimutan na niya ito at muli niyang itinayo ang grupo ng Penlong Fleet at patuloy pa rin sila sa pagbabantay sa kanilang lugar na nasasakupan bilang isang admiral. Mga ka-Marbs, thank you so much po sa pakikinig ng ating kwento. And mga ka-Marbs, don't forget to like our page. Andun po sa description yung link. And dadako na tayo sa ating shoutout portion. I have a dream, that's all I need. I'll make it happen with some work and belief. Know what I want, so I'll take it on. I've made mistakes, but mistakes make you strong. Let's break it down for a minute. I want the crown, I'm gon' get it. You hear me loud, man, I'm winning. Yeah, Charlie Sheen will be grinning. These ladies know that I'm sick.
listening. And this is just the beginning. I'm closing in the night fitting. There ain't no point in resisting. Living life like a dream. Live it right, that's the thing. Every night got a team. I've been